Okay, magandang gabi po sa lahat. Good evening to everybody. Welcome to this week's forum of the Scoop on Air dito po sa Manila Times Television Studio. At ang ating po pag-uusapan ngayong gabi ay siyempre ang PBA na magbubukas na sa Sunday sa kanilang 45th season, no? 45 years na po ang PBA na hindi namin akalain nung kami nag-uumpisa pa lang na dadating kami sa ganitong panahon na tatagal ng ganitong katagal. No? At isa sa mga napili nating guest ngayon ay si Philip Cesar, isa sa mga 141 players na naglarong kauna-unahan naging professional, representing 9 clubs. At siya po ay nire-represent naman niya like Bogs Adornado, Atoyco, Abel Kidaben, ang Crispa na naging arch rival naman ng Toyota. Nakimbita rin po kami ng ilang sa kanilang mga player ng Toyota pero lahat po busy kaya hindi nakarating. Ultimong yung ating pag-uusapan sana ngayong opening ceremony na sabi napakakulay at napaka-meaningful. Eh, hindi rin dumating yung kanilang representative. So, one-on-one kami ni Ipi ngayon. magandang gabi, Ipi. At kamusta na? Pare, magandang gabi sa'yo. Okay. First time natin nagkaharap sa ganito. Oo nga. Bihira kasi mapunta sa TV. Oo nga, naulit na naman. Pero salamat pare sa pag-imbita. At least, okay. Andito na naman tayo sa... Siyempre, pagkakataon pagkakataon, nagkakaalalahanan tayo. Diba? Okay, 45 years na ang PBA. Anong masasabi mo sa PBA, pare? Well, nung nag-uumpisa tayo nitong PBA, talagang siyam lang ata ito na. Siyam na team. Nine teams. Hindi natin akalain na aabot ito ng pang 45 season, 45 years. Eh, nung nag-start tayo nito, talagang maganda yung umpisa. Maraming nangyari. Maraming nawalang team. Di ba? Maraming pumasok. Marami rin na... ang pinakamaganda rito, pare, is yung maraming natulungang mga manlalaro, yung PBA. Well, isa na ako doon, ano? Malaking ano talaga sa akin itong PBA kasi 17 taon din ako naglaro dito eh, no? Sa apat na team. Well, 10 years sa Crispa, 2 years sa Shell, tapos sa 2 years sa Great Taste and Ginebra. 3 years sa Ginebra. And then, nag-retired na ako. Pagkatapos, nag-assistant coach kay sa Ginebra kay Coach Sunny at that time. Kailan ka nag-retire? Noong 1992. Kasi dapat maglalaro pa ako ng 1 year. No? Para ma-prepare ako naman lahat. Nataon, napasok ako sa politika eh. Kasi noong 88, na-elect akong councilor ng San Juan. 88 ha? 88. And then tapos, noong 1992, tumakbo naman ako ng Vice Mayor. Tapos pagkapanalo ko, doon ako nag-retired. Yung manalo. Anong manalo ka ng Vice Mayor? Vice Mayor, doon ako nag-retired 1992. Retired na? Oo, So ilan taon ka nag-mayor? Ah, Vice Mayor? 9 years. Nine years. Tatlong term. So, ibig sabihin, wala kang talo sa politika? Well, hindi naman walang talo. Meron naman. Natalo naman kasi ako nung 2004 eh.
Yan ang last mo? Oo, yun na yung last ko. Nung bumalik ako, tapos natalo ako. Bumalik ka? Bumalik ako as kandidato ko ulit at vice mayor. Hindi tayo pinalad. No, taga-PSC pa ang tumalo sa'yo. No? Sino ang pangalan ka? Si Boy Celes. Oh, Boy Celes. Naging commissioner, ano? PSC? I think so. Mm-hmm. I think so. Lahat naman kasi yan, mga taga dyan sa San Juan, mga puro magkakaibigan yan. Kagkaibigan kami lahat na magkakakilala kami. Mm-hmm. Sa liit ng San Juan kasi alam mo naman, kahit saan sulok ko magpunta dyan, kilala mo lahat ng tao. Eh. Sa player, naging MVP ka? Nag-MVP ako nung 1980 na. So, pagkatapos ni Jawo, ni Atoy. Ni Atoy. Tapos ni Atoy. Magkasunod kami ni Atoy. Yes. Ano pang honor ang nakuha mo? Well, hindi ko na matandaan yung iba, no? Meron mga Mythical Five, merong Mythical Team, merong defensive player, defensive team. Siguro halos lahat naman. Medyo na-achieve ko na rin. Kumbaga, lahat ng dapat makuha ng isang player sa isang ligang kagaya nito, professional, medyo naabot ko na. Mm-hmm. So, siguro yung 17 taong ko sa PBA is nakuha ko na lahat. Narating na. Narating ko na. Karoon tayo ng magandang pamilya. Pagpatapos na rin tayo ng ating mga anak sa pag-aaral because of PBA. So, tatlo ang naging anak mo? Tatlo yung anak ko. Ilang boys? Dalawang lalaki, isang babae. Ang babae ko is si Patricia. Yung susunod is PJ, Philip Jan. At saka si Nico, which is Paolo Nicolo. Paolo. And of course, yung wife ko, kami pa rin. Si April. Ilan taon kayong kasal na ngayon? Mahaba. Ano ba? Kaya ba kami kinasal? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron na. 40, 80, 40. Magpo-40 yata. Ayun yan. Magpo-40 yata. Oh. 40 years. Hindi. More na. Kasi yung... Kailan kayo kinasal? Yung panganay ko is 42 na eh. So, more or less 42, 43. Sino ang panganay ba? Yun, si Patricia, si Trixie. Ay, yun ba? Ano? Babae? Babae. Ilang taon na siya? Ngayon, mga... 42, I think, 42. Tapos, ang sumunod? Sumunod, Dalawang lalaki na. Sino yun? 37, si PJ. Philip Jan. 37. Yeah. And then, si Paolo Nicolo. Nico, kung tawagin namin siya. 32 years old na. Lahat may pamilya na. Lahat sila meron na. May mga anak na. At nasa Australia na lahat? Yung dalawa is nasa Australia. Yung dalawang lalaki? Yung bunso lang nasa akin. Yung bunso. Yung dalawa sila? Yung dalawang panganay. Nasa Australia lang sila. So, ano na? Kumbaga, made ka na? Well, siguro sa buhay ko, masaya na tayo na nailagay na natin sa tamang buhay yung ating mga anak. May mga sarili na silang pamilya, may maganda naman ang kanilang mga trabaho. At masaya na ako para doon. Sigurado ako sa sarili ko. Ano ang height wala mo? 6'2 ka? Ang height ko is 6'2. 6'2 and a half.
To be exact. Sa center forward? Center forward. Kahit na sa Jose Rizal, yun ang laro mo? Kahit na nung nandun kami sa JR. JRC pa nun. Mm-hmm. Ngayon, JR yun na. Center forward na. Mm-hmm. So, ilang taon ka naglaro sa JRC? Isang taon lang eh. 1 year lang? 1 year lang. Nag-champion kayo? Yes. 1972, yan yung nag-champion kami. And then, nag-ano na ako eh. Nag-crispa na. Amateur, crispa. Yung, kung tawagin nila, Mika. Sino-sino mga nakasabay mo sa Jose Rizal muna? Wow. Mga naging sikat? Mga Jimmy Santos? Si Jimmy. Jimmy naman is, ano naman siya talaga eh. Mahilig talagang mag-ano yan, mag-artista. Sabi ni Jawa. Yung kapatid ko. Ah, si David. Si Santa Maria. Si anong pangalito? Kung Jess, Jesus Santa Maria yan. Jess ang tawag. Pero kaming magkakaibigan, magkakababata, Botong ang tawag lang sa kanya. Pete-pete. Oo. Botong. Tapos si Orly Santos. Forward yan, forward. Orly. Forward yan. Shooter yan, si, si Orly. Parang si Boggs din yan nung araw. Isang championship. Iba? Carbajal. Aba, ako nga pala. Si Ed Carbajal. Si, si Carbajal ba? Ano na ngayon? Ano? Buhay pa ba? Wala na, matagal wala na. Oo. Kasakit din kasi na-opera rin sa ulo. Yung, si Carbajal po, yun ang formerly the highest player dito sa ating bansa. Na 6-4, 6-5. The tallest dito sa atin. So, yun, napag-champion na pala naman ang Jose Rizal. And then, nag-mika ka na, crispa na. All the way. Sa all the way from 1973 hanggang mawala yung crispa. And that was 1982. 10, 11 years. Oh. 11 years, mga ganun. 85 yata na wala. 73, bala ko lang maghala mag ano na. Kung ilang championship. Halos ano din eh. Halos na-sweep nyo lahat ng tournament ng amateur kayo bago nag-PBA. Yeah, yung natatandaan ko bago kami pumasok ng PBA eh. Eh, di-depend pa namin yung National Open bago kami nag-ano talaga ng yung pro. Talo nga kami ng first three games. First three games, talo kami. Talo yung crispa ng first three games eh. Tapos pumasok na kami. Kasi may pangako si Mr. Floro noon, yung owner, na gamitin ang kayo. Pito kayo, di ba? Sa national team. Pito, ata. Oggs, Atoy, Soriano, Rebilla. Gidabin. Ako. Anim. Babalik po tayo at magbe-break muna sandali. Anyway, totally, dalawa lang naman tayo rito eh. Sulat na natin ang The Story of Philip Cesar. Ano ba, makapalayo ba nung araw? Well, iba-iba tawag sa akin eh. Scholar, something. Yung tawag nila sa laro na, yung mga tinatawag. Marami. May mga tumatawag na Umbrella. May tumatawag ng Tapal King. Ayan, oo. May tumatawag ng The Scholar. Pero lahat kasi halos yun ang ano eh. Kasi mukha kang scholar talaga eh. Ilan kayo magkakapatid? Ano kami? Pito. Pito kami magkakapatid. Ba, seven. Ilang boys? Limang lalaki, dalawang babae.
Five boys, two girls. Si David lang ang nag-player. Saka ikaw. Actually, apat kami naglaro talaga ng ano eh. Lahat yung mga lalaki mahilig mag-basketball. Kasi magkakasunod kami. Si David ang panganay sa lalaki. And then ako. And then yung George. And then yung Henry. And then yung Dennis. Yung Dennis yung bunso, naglaro din yan. Saan, yung ganito? George naglaro. Yung Sumunod sa inyong dalawa ni Dave, si David, si George. Si George. Tapos? Henry. Tapos Dennis. Yes. Ang dalawang babae naman. Dalawang babae, pero yung panganay. Ang pinakapanganay yung asawa ni Elias. Filipino? Belinda. And Yolanda. Eldest si Belinda. Oo. Eldest. Wife of Elias. Magbayaw nga pala kayo, no? Nawala na rin si Elias, eh, no? Wala ang hitawa. Last year lang ata. Last year, yes. Nako, anak pa yun, ha? Nakausap ko pa yung sino ba namatay na, ano? Egay. Namamatay yes, si Egay yes. Gomez. Kasabay kami sa punerarya. Buhay pa siya ng salbahe rin yun, eh. Nangahabol ng pansin. Okay, so yun. Elementary, naglalaro ka na? Nung elementary ako, naglalaro-laro na ako sa barangay namin. Barangay? Nung bata pa ako, mga ilang taon, elementary nga, sabi mo. Tapos sa... High school, yun nga. Kung sa ano na, kaya lang, hindi pa kaagad tayo nakapaglaro ng junior eh. Dapat maglalaro ako sa junior eh. Kali-kali lang. Pero kali-kali lang. Saka intramural sa eskwela. Ano ko talaga, college na. Tapos isang taon lang. Isang taon lang ako naglaro ng NC. Bago mag-NC, nung nasa Jose Rizal ako, kasi medyo, ano ako nung araw eh, blockbulero ko. gusto ko talaga maglaro eh. Di ba? Naglaro ako kay Governor Rodriguez. Sa ano? Yung, STRAA? STRAA. STAA and STRAA. PA, ano tawag na? Kalimutan ka. STAA, yung Southern Tagalog Athletic Association. Doon kaya ito na-discover ni Coach Kalilan eh. Medyo. Parang doon ako nahasa talaga. Maglaro. Pagka, alam mo pare, pag pinag-usapan yan, nawaabot yan doon sa, ano eh, sa, yung supposed to be, dapat doon ako naglaro. Dapat talaga maglalaro ako sa San Sebastian. So bakit na, ano, hindi natuloy? Ayaw ng tatay ko, nagalit sa akin dahil ang gusto ng tatay ko maglaro. Kasama kami magkapatid. Sa San Rizal. Kasi doon ako nag-tryout kasi nabanggit ko nga kanina ay si Santa Maria, diba? Saka si yung player dati na si Jimmy Otasu, kung naalala mo si Jimmy Otasu. Ano yan, si Sebastian. Palaro din yun eh. Oo. Barkadang-barkada ko kasi yun. Wala na rin siya, no? Wala na rin. Medyo maagang kinuha ni yan eh. Matibay-tibay din talaga tayong dalawa eh. 80 na ako, ikaw 68. 12 anos ang tanda ko sa'yo. Oo, pare. Ibang, tama naman. Sports writer na ako nung ano ko eh. Nag-dalo kayo natin. Nagkakagalak sa ano. Ang father mo, ano pangalan? David Cesar.
senior. Ah, junior si ano? Junior si... Anong ano niya? Sa Chris pa siya, di ba? Sino? Tatay mo? Nagtrabaho siya sa... Ano siya dati? Seaman. Ah. Seaman yung tatay ko noon. Tapos, nag-Chris pa siya. Anong patrabaho niya doon? Nilagay siya atang head ng ni Boss Danny sa security. Ginawa siyang head. Oh, hindi naman niya pwede ilagay siya ano kasi nandun ako eh. Tapos, mother? Mother, Rebecca. Dudley. Dudley? D-U-D-L-E-Y? D-A-D-L-E-Y. D-A-D. Ano, Amerikana? Ang pagkakaalam ko, yung lolo ko is ano eh, Irish. Sa kanya kayo siguro kumuha ng taas? Hindi, malaki rin yung father ko. 6'1 din. Ah, 6'1? 6'1 din yung father ko eh. Ilonggo. Ang layo namin, Ilonggo. From Iloilo. Pero hindi ka doon lumaki? Hindi kayo doon lumaki? Ah, hindi. Dito na sa hindi, Manila? Dito na sa Manila. Pa ano-ano na lang kami. Papasyal-pasyal. Anong trabaho ng mother mo? Ano lang siya, sa bahay lang. Binabanta eh, biroy mo, pito kami. Pag nawala pa siya, kawawa naman yung pakanay namin. Okay, so... bukod sa... nakatulong ang PBA sa ano, sa mga player. Siyempre, sa ibang empleyado pa ng team, ano? Oo, oh, marami yan. Maraming natulungan ng PBA talaga. Ano pang mga benepisyo ang nakuha ng bansa sa PBA? Well, kasi nung araw, kung talagang napayagan lang, kung napaglaro ang mga professional, that time sa Asian Games, sa ano, pampuro. Baka siguro hindi tayo nabura sa ano, sa Asian Games. Sa mga Asian competition. Pero ngayon, bumabalik na nga. At least dito sa Asia, ha? At least. At least. Pero may hirapan. Well, yung last word, number 32 tayo eh. Hindi pa tayo bumababa ng gano'ng kababa. Oo nga. Sa, at least sa, totoo sa world, yan. Ha? Totoo yan. Sa world, oo. Wala, okay, eh, iba ang, ano natin eh, ang, iba ang sistema natin sa, sistema sa abroad, eh. Magbe-break muna ulit. The Philippines has been around for centuries. Malayo na rin ang narating natin. But back then, the way of life has been mostly analog. Did you know that you need to take a boat from Cavite in order to go to Manila? Yes, ganon ang takbo ng buhay dati. You need to send a letter to the United States? Sure, pero aabutin ka ng isang buwan bago matanggap ang iyong liham. Kailangan mong tumawag sa bahay o sa iyong kaibigan? Many ways to do that. Pwede ka maghulog ng 3.25 sa payphone or use that vintage rotary phone na most likely 6 digits lang ang landline number. Forget about email. Telex at fax machine ang modes of communication for business. You want to listen to that one song of your favorite band on repeat? Sorry, pero kailangan mong i-rewind ang cassette tape. Buong album naman ang kailangan mong bilhin kahit iisang kanta lang ang gusto mo doon. But things change, and we as a race progress. The world is getting small. We are now a traveling population. Why? Because travel is now cheap. Our friends are across the world because our form of communication is now borderless. Time zones are now meant to serve as a guide and not as a limitation. We can buy things from the comfort of our homes. Nasanay na tayo sa convenience because why not? It is the price of development and a glimpse of our future. Have you imagined the future? How do you think it will look like? Driverless cars? Yes, autonomous driving will happen. Robots replacing low-value processes done by humans? Tama ka dyan. Paying for your groceries using digital currency?
very realistic. Materials being 3D printed instead of ordering? Yes, we are indeed a progressive race. And technology plays a vital and crucial part of it. How will this affect our lives? Kailangan ba natin itong matutunan? Mahirap ba itong aralin? Or kaya naman? How can our nation take advantage of these advancements? All of these can be understood and learned. Tayo nang matuto para umunlad. Nandito na ang Abante. Progress through technology. Okay, balik tayo at hindi naman sa siguro sinisisi natin ng PBA sa pagkakatataga, no? Dahil nawala nga yung mga magagaling na player sa national team. Kundi ano kayang ibig sabihin ng ano, di ba? In the long run, nakatulong din yun nga sa employment ng mga maraming oo naman, malaki, mga ball boys, tsaka yung team officials. Malaki, malaking bagay. Malaki ang kasi kung nag-uumpisa ka, medyo talagang iisipin mo parang hindi maganda para sa atin, sa bansa natin na mawawalan tayo ng magagaling na representative ng basketball sa ibang competition, lalong-lalo na sa labas. Pero siyempre ang tinitingnan natin yung kalagayan din naman ng ating mga kapwa basketball player. Hindi naman lahat 'yan mayaman. Hindi naman lahat 'yan nakapag-aral. So hindi naman binawal sa PBA noong araw na pagka hindi ka nakapag-aral hindi ka pwede maglaro. Hindi naman. Pwede ka naman maglaro. May mga certain something condition lang. Siguro. Diba? But in the long run, kagaya ko nga ngayon, and kagaya ng ibang mga kapwa ko player na nabigyan ng magandang buhay dahil sa PBA, nakikita natin kasi inabot natin yung hirap nung una. So, siguro, by the time na mawawala rin naman tayo, may mga darating na makikita na natin ngayon yung mga players natin ngayon, talagang naglalakihan na. Isipin mo, 6'2½ lang ako, naglalaro ako ng sentro. Ngayon, hindi na pwede yun. Point guard ka na dapat nun. But, sabi nga natin, talagang kailangan lang natin i-improve. Kasi iba yung kinakain ng mga tao dun sa labas Sa mga kinakain nung mga bata tayo, iba . So iba yung sistema ng natin ng mga buto natin nung bata tayo. So yun na yun . So ngayon, iba na. Halos parehas na. Kung ano yung mga nakakain na rin ngayon ng mga kabataan natin. Kasi nung araw, may mga malalaki din tayo, di ba? Yung pa naglaro sa Manila Box, sino ba yan? Meron tayong malalaki. Kaso, yun nga, yung pagkain. Hindi masustento sure. Kanyang ano yung para... Hindi ganun kasustansya. Talagang, siguro, namana mo lang yan sa ano mo. Or, meron nga ako isang kasamang player ang sabi pagka daw umabot ka na ng 6'6", 6'5" pataas ay medyo abnormal ka na. nung araw yan. But sabi ko hindi ganoon, siguro yung talaga lang yung mga kinakain natin. Meron lang talagang mga minamana natin sa mga magulang natin. Di ba? Yung height. Kagaya, yung mga itsura natin, namamana natin lahat dyan Nga pala, nabanggit nga, batik muna tayo sa kay tatay. Naglaro ba siya? Mahilig din mag-basketball yan. Noon sa San Agustin siya. Nag-aral. Ang pagkakaalam ko, naglaro siya doon. Hindi ko lang alam kung gano'ng katagal. San Agustin College sa Iloilo. Iloilo, yes. Kung saan tayo naglalaro ng basketball hanggang sa kasalukuyan siguro.
Doon pa rin eh. Yeah. Yan pa rin ang gym na ginagamit sa Iloilo. Oo, pagka doon tayo naglalaro. Yan lang. Tapos yan. Balik ulit tayo sa PBA. Alam mo ba ikukwento mo sa amin? Naging benefit pa. Hindi na ikaw, kundi ibang mga player. Marami talagang... Kasi meron namang... Sa ngayon, sa kasalukuyan, ano, meron kaming organisasyon, yung kaya-tawag na, ano bandaan na, nakalimutan ko na yun. Yung PBA Legend. Legend. Na yung tumutulong sa mga kapwa nating player. Na nagkakaroon tumutulong ng, talaga. Oo, na nagkakaroon sila ng nagkakasakit, na talagang hindi kayang gumastos. Mm-hmm. Itong tinayo namin, yan, ang magkakasama dyan, very active talaga dyan, is si Atoy, si Alan, kay Dick, si Alvin Patrimonio, si Ed Cordero. Mm-hmm. Si Ed, ah? Oo. Well, ako, no, not that active kasi minsan lagi ako absent eh. Sabi ko nga, lagi umaga kasi yung ano nila eh, meeting. Yun yung hapon. So, yun, pag merong mga player tayo, yung mga kagaya ng mga dati na talagang nagkasakit, na hindi kayang... Wala talaga silang means para magpagamot, natutulungan ng... Well, hindi lang naman player, ano? Pwede yung anak nila, or pwede rin lumapit. Pati sa, halimbawa, pong eskwela, di ba? Oo, kagaya nung kumukuha naman ng mga pondo ito is yung doon sa mga ginagawang activities, like golf, yung basketball yung nakaraan natin basketball na naglaro yung Pure Food, San Miguel, yung mga dating player. Last year. Yeah. So ngayon, meron nata silang pinaplano ulit. Sabi ko nga, hindi ako nakaka-attend. No? So, ayun, for yan, ang mga, yun nga, yung sinasabi ko, ang mga nagbe-benefit niyan, yung mga kapwa natin na kung hindi nagkaroon ng PBA, hindi siguro magkakaganoon, di ba? Ay, correct. Correct. Yung mga, siyempre, alam mo naman ang takbo ng buhay ng player eh, merong nagkakamali. Mm. Di ba? Meron talagang sobrang umaasenso because of, yung popularity and sa laki ng sweldo ngayon ng mga PBA players. Yes. Mga isyung pinag-uusapan. Mga palitang laman ng pahayagan. Impormasyong dapat niyong malaman. Tatalakayin, pupusisiin, at hihimayin ni Mario Garcia kasama ang kanyang mga panauhin sa harap ng bayan. Face Off! Okay, balik po tayo at ang pinakahihintay ng lahat ay magkwento ko naman sa yung ating mga pinagdaanan, yung especially yung Crispa Toyota rivalry. Ako, na wala nang umulit eh, no? Isa yan sa pinakamagandang istorya ng PBA. Pinakamaganda nangyari sa PBA. Istorya ng PBA, ilagay na sa history ng PBA. Ang dalawang team na yan talagang, alam mo yan, pagka nagkaharap eh, iba ang... lahat ng sasakyan sa EDSA o sa mga sulok-sulok na galing na kalye, eh lahat ang direksyon papuntang Araneta Coliseum yung pagado ng laro. Saka walang traffic. Doon lang ang traffic papuntang Coliseum. Kasi kami, lalo na ako, sa sarili ko, ayoko magpatalo eh. You know, kahit anong mangyari. Pareho. Siguro ganun din naman sila. Makikita naman natin yung klase ng laro, yung style ng mga teams na pag naglaban itong dalawa, talagang bugbugan.
You know, andyan lahat yung mga yung taktika na para manalo lang. Talagang hindi bumibitiw yung mga manonood kasi nga inaabangan nila sino yung mananalo sa dalawang ito. And bago matapos, magkakaroon to ng konting aksyon sa loob. Yun ang gustong-gusto ng mga manonood natin. Yun lang ang mga Pilipino, ano eh. Mga mahilig sa away. Pero magkaibigan naman kayo, di ba? Oo naman. Lalo na ngayon, nung after nung pero nung time na yon talagang even kasi uso pa disco nung araw eh. Kahit sa disco hindi kami pwedeng magkita. Nagkakaroon ng girian eh. Lalo na yung mga siyempre mga tayo mga bata eh, mga kabataan natin mahilig tayong magdisco, sila rin merong ganon. 'Di ba? Na minsan pang nag-abot-abot to yung iba hindi na tumutuloy. Pag nauna sila, huwag tayo dyan, lipa tayo. Pag nando naman kami, ganun din sila. Ako sa tingin ko lang, dahil hindi ko sila nakikita sa lahat ng pinuntahan ko, bihira kami magkita talaga sa mga disco o mga club man lang na ano ron eh. So iba yung aming hanggang nga, yun. Sabi nga, nakulong kami pareho. Doon lang kami nagkita-kita talaga sa isang kulungan. Nakasama kayo sa kulungan. Makakasama kami sa kulungan. Hindi na kayo nagkakatingin, kakagirian doon. May guwardya na eh. May guwardya na eh. May busy na eh. Hindi na. Malibit mo ako magpunta sa ano. Pinadalo ko kayo roon. Si Jose, kaibigan ko. Correct. Lahat naman. Lahat naman, pare. Lahat naman niya kaibigan mo. Hindi naman sa... Pag mamalaki, nakatulog din naman ako sa karyo ni Jabo. Ewan na, diba? Nagkaroon din ng konting gulo yung kanyang karyo. Correct. Kaya sa pameral ko noon, diba? Correct. Kasuntukan. At habang nag-hearing yung kaso na yun, nandun ako, kumukover ako. At ako kauna-una, hindi ako sports writer pa noon, hindi pa ako writer. Ako kauna-una sumulat sa kanya. Sinulat ko yung kanya. At pero na kung... role. Sasabihin ko na ito, pare, ha? Meron akong konting role sa kanyang karyer. Oh. Alam mo yan, nag-ano yan eh. Hindi mo ginawa sa akin, pare, ha? Hindi kita kilala rin. Ah, hindi ba ba? Ano yan, nag-try out siya sa FEU. Dahil ayaw niya sa UE. Dahil sa dami, meron ka ng Ortiz doon, meron ka ng Nadorata, meron ka ng, di ba? So, sa FEU siya, kinawa ito sa akin ngayon ni Turo. Dahil si Turo kasi, nung nagra-receive pa ako ng diaryo, nakakatulog ako doon sa Liberiza. Taga Liberiza yan eh. Tiginiging barkada ko yan. May kinumento sa akin na napakagaling na player. 6'2". Lahat ng posisyon kayang laruin. Ah, magaling talaga. Bakit nag-gusto ako, ano, nagtatry out pala? Kasi pag nakuha yan, kabindalba ni Arasas, mawala. Mawala sa team. So, hindi ko kunin. Pinangasinabi na sa amin ni Coach Yee, si Piping Yee. Sabi, baka gusto mo sabihin kayo, no? sa kay Baby, ha? Ito, okay. Alam nila, kaibigan ko si Baby, kinuwento ko yun. Pinadala si Pumarin sa FPU, nakita ni Pumarin. Kaya nung kinuha, naka-enroll na sa FPU. So nag-residence na isang taon sa UE. Araw-araw, pinatatakbo ni Baby. Dahil mataba eh. Tabain talaga si Jabo eh. Parang yung... Oo. Tabain talaga. Yun. Nag-upisang karir niya. Yun nga. Okay. Nagkaroon kami ng konting contact na ano. Sana mo naman kasi sa basketball, pag magaling ka, hindi naman mawawala yan eh. Oo. Yan eh, kumbaga, kailangan lang talaga i-develop mo pa yung ano mo eh. Saka, alam, bilib ako sa kanya, alam mo si Jabo, kahit gano'n eh. Mistiso, di ba? Hindi plastic. Ah, yeah. Totoo ang tao yan. Totoo. Yan yung mga salbaheng manlalaro, mga totoo yan. Yun lang, ang pintas nga lang sa Ginebra ngayon, yun nga yung hindi na sila makasunod, mahal ang ticket. Tapos yung araw kayo, mga Ginebra kayo, kahit sila Chito Luisaga, sila Gonzalo. Pag nakita nyo kahit sino sa palengke,
Di ba, inaakap nyo. Oh, kumusta? Nahalikan nyo pa, kahit amoy isla eh, di ba? Iba na, iba na. Ngayon daw, iba na eh. Hindi na sila. Siguro, dapat nakikinig si Chualay sa atin. Nasabi ko na sa kanya to, ang pintas talaga, kaya hindi na sila nanonood, eh hindi nila makausap ang mga player. Kasi mga PhilAm. Marami ng... Inglesa na Inglesa, sabi nila. Marami na. Oo, babatiin namin, hindi naman bumabati. Hindi na amin team yan. Alam mo, eh, yan nga. Hindi na lang nila team yun dahil una-una, pati yung coaching staff, nakakolbata lahat. yun, mga ano yan, constructive criticism yan. Saka yung mga mismong fans ang nagsasabi. Yung mga talagang, at ang fans ng Chris, ng Ginebra noon, parang Chris pa, nasa bleacher. Nasa bleacher. Ngayon, ang fans ng Toyo, ng Ginebra, ano eh, nasa box na eh. Nakapolo barong, ang gaganda na suot ng mga babae. Ay, diba? Sa Ginebra noon, nakachinelas lang ha? Oo, nakachinelas lang, nakakorto. Andan lang kami, nakakorto. O, ganoon. Nakabulin ka pa. Oo. Kung saan ka pumunta, nakabulin ka niya, tatawatakbo ka yan. O, ano. Okay, so... That was the time of Stanley Jaworski na talagang binigay kahit, naman kahit lahat niya. Kahit anong team naman, di ba? Oh, kahit din naman sa Chris pa gano'n eh. Oo. Mga matatanda rin naman ang mga nag-ahabi sa inyo, di ba? Correct. Mga ano, bihira. Mga tindera, kung ano, yeah, di ba? Mga palingkera. Pagka palingkera, Chris pa yan. Okay, so napakarami namin napag-usapan. Akala ko hindi kami parang PBA ito eh. Akala namin dalawa ni Philip, hindi tatagal ng isang oras itong aming usapan. Eh, nakakamahigit na kami sa oras, ano? So, magbe-break muna kami at susunod na linggo po, magkita-kita tayo. Uli, siguro makaka-imbita na tayo ng mga PBA teams na susunod na linggo. Salamat po ng marami at hanggang sa muli. Thank you. Thank you.